iyong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng ikasyam na linggo ng pangrimang panahon. At ngayon ay Biyernes, araw ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya ang ating misa ngayon ay pagmimisa patungkol sa mahal na Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kaya narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sino ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pangitan ng live streaming sa Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadag rin natin sa misang ito ang mga intensyon na ating minimisahan para sa ngayong araw. Mga kapatid, sa aklat ni Tubit, ipinapahayag ang kabutihang loob ng Diyos na kanyang pinagaling si Tubit sa pagkabulag at ang kanyang anak na si Tobias ay nagkaroon ng asawa na si Sarah at sila ay pinagpala ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus ay nagsasabi na ang kanyang pagiging Mesiyas ay ang kanyang pagsunod sa hula ng mga propita na siya ay maging lingkod na handang mag-alay ng buhay. Taliwas sa paniwala ng ibang mga grupo ng mga Hudyo na siya ay Mesiyas na maging hari. Ang pagiging tagapagtubos o Mesiyas o pagkakristo ng ating Panginoong Hesus ay panawagan rin sa atin na tayo makiisa sa Kanya, sa Kanyang pagpapahayag ng Kanyang dakilang pag-ibig, na tayo'y Kanyang tubusin, na tayo'y Kanyang bigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng Kanyang mga hinirang sa kalangitan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng anak ang cross at kamatayan.
upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-apo namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na akong mamatay anak, ngayong muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas. Ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apto. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel. Sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niyang ngalan. Sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, papurihan siya't aking aawitan, aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
tupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano maging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo, araw ng ating Poong Jesus Nazareno, araw ng ating pag-alay ng mga pasalamat, at araw na rin ng ating panalangin sa hingin natin mga kaluob at biyaya mula sa Panginoon. Ngayong araw ng Biyernes, sa ikasyam na linggo sa kanilang panahon, ay atin pong napakinggan sa ating mga pagbasa ang tungkol sa kabutihang loob ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. At dahil sa kanyang kabutihan loob, tayo ay bibigyan niya ng ating mga hinihiling sa kanya. Pero sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, at para sa kailigtas nating lahat. Gaya halimbawa, nang ating napakinggan sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Tubit, Kabanata 11, talata 5 hanggang 17 na kung saan si Tubit na nabulag ay pinagaling at ang kanyang anak na naghanap ng asawa na mula sa kanilang lahi ay nakatagpo ng isang asawang mabait na si Sarah. At lahat ng ito ay dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 145 ay nagsabi ang salmista, ang kaluluwa ko'y yung purihin, ang Panginoong butihin. Ganon kabuti ang Diyos na siya'y maasahan talaga na Panginoon. Kaya ang kabutihang loob ng Panginoon ay siyang dahilan na nagkatawang tao ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, upang siya ay maging Mesiyas o Kristo. Ang Mesiyas ay salitang Hebreo na kung saan siya ang hinirang at pinadala upang tubusin ang hinirang na bayan ng Diyos. Ang Kristo ay isang salitang Griego na ibig sabihin na bigyan ng langis, na hinirang, na siyang hinihintay na pag-asa ng lahat ng tao. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 35 hanggang 37, iba't iba po ang pag-iisip ng mga Hudyo at iba't iba po ang grupo ng mga Hudyo
Isa sa mga grupo ng mga Hudyo ay tinatawag na mga iskriba. Ang mga iskriba ay mga pantas at mahusay sa mga tradisyon, lalo na sa mga tinatawag na Tanakh. Tanakh, una, ito yung tungkol sa Torah, tungkol sa mga aklat ng kautusan ni Moises at ng ating na tungkol sa binigay kay Moises na kautusan mula sa Diyos. Pangalawa, ang mga aklat ng Nabiim na patungkol sa mga aklat ng mga propita na nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At pangatlo, ang Kitubim na mga aklat ng karunungan na gumagabay sa lahat ng tao. At sa lahat ng mga aklat na iyon ay pinapahayag ang iba't ibang klase na Mesiyas. At isa sa mga pinapahayag ay ang Mesiyas na magiging hari. At siya ay mula sa lahi ng Maharlika. Kaya ang sinasabi ng mga iskriba, ang Mesiyas o ang Kristo ay mula sa lahi ni Haring David. Kaya tinatawag siya na anak ni David. Pero sinasabi ngayon sa ating Panginoon, sinasabi niya, paano masasabi ng mga eskriba na Mesiyas ang anak ni David, na si David mismo nagsabi na sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway ko. Ibig sabihin, hindi anak, kundi siya ay Panginoon na. Ito po ay hango mula sa aklat ng mga salmo na nagpapahayag na ang Mesiyas ay isang Panginoon. At taliwas sa kanila pong mga hinihintay, itong Salmo 110, versikulo 1, na Panginoon ang Mesiyas kay David, hindi anak. Pero kaiba rin ang binigay ng ating Panginoong Hesus na wala mang tinatawag na maharlika o paging hari na siyang tutubo sa lahat ng tao, na hindi sila maghihirap sa kanilang kalagayan dahil sa noon ng panahon na occupy sila ng mga sundalo o hukbo ng Roman Empire at sila ay naghihirap. Ang akala ng mga tao, ang isang Mesiyas ay maging hari gaya ni David na magpalaya sa kanilang lahat. Ngunit ang ginagamit ng ating Panginoon ay ang pagtuturo ni Propeta Isaias na sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 42, versikulo 1 at sumusunod, na ang magiging Mesiyas o ang magiging Kristo ay isang lingkod ng Diyos na handang magbata ng paghihirap, na handang mamatay para sa katubusan ng tao. At ito ang ating Panginoon, nag-alay siya ng buhay na matay sa cross dahil ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos na Ama, na tayong lahat ay kanyang tubusin, na tayong lahat ay mabigyan ng pag-asa na magkaroon buhay ng walang hanggan sa kanyang pagpakasakit. Kahit tuwing Biyernes, tayo po ay nag-alaala sa pagpakasakit ng ating Panginoon upang tayo ay matubos, upang tayo ay magkaroon buhay na walang hanggan o buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya, pasalamatan po natin ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtubos sa atin dahil sa kanyang paghihirap sa atin. Pero, ito po ang dapat nating alalahanin. Ang ating Panginoon naghihirap upang tayo matubos. Handa ba tayong tatanggap ng cross? At iba't ibang klase po ang cross sa ating buhay. Mga problema o mga suliranin, mga pagsubok sa buhay, mga pinagdaanan na matindi at kahirapan. Handa ba tayong tumanggap nito na ito ay ating matanggap at magkaroon tayo ng kalakasang loob dahil
ang ating Panginoong Hesus ay tinanggap din na maghihirap siya para sa atin. At nang atin pong makikita na sa bawat sandali na ating kinaharap ng mga pinagdaanan sa buhay, hindi po tayo susuko. Kakapit po tayo sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Hindi po tayo niya pabayaan sapagkat minamahal tayo ng tunay. Ganon po kadakila ang Mesiyas na ating Panginoong Hesus. Ganon po kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin na dahil sa atin, kahit na tayo hindi karapat-dapat, ay kanyang tinubos. At kahit hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ating hinihiling, ay kanya pong ipinaunlap at binigay sa atin sa kanyang panahon at sa kanyang paraan. Huwag tayong maginawa sa pagpanalangin sa ating Panginoon. Darating din ang mga hinihingi natin, pero mahalaga ang ating katubusan, ang buhay na walang hanggan na atin pong makamtan kung tayo'y kaisa ng pong Hesus Nazareno, sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid ang ating panampalataya kay Hesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang membro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin po natin sama ang ating mga kahilingan. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagkadiyos ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ni Hesukristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Niling namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Hesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Hesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming ina
alay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, si kapagpatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy ng cross ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuhay sa iyo, sa kahoy na cross siya'y nadaig at masunuring anak mo. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, yung banal na makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria, Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Ephraim, ni San Roque, ni San Luis Reyes de Manila, ni San Pedro Colongsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabilin galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay ang lahat.
ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, kipramat po ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kaligtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo kami umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 hanggang 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na cross na nagbigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia kayong narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Sarino ng Quiapo. Kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahihirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga narito at mayroong laging inaalay para sa ating Panginoon. Kayo ay kalooban niya ng mga biyayang inyong kinakailangan. Pabaon po sa misang ito. Ang cross ay simbolo ng pag-ibig, hindi ang matinding pinagdaanan sa buhay. Simbolo ito ng kaligtasan at pagkabuhay muli na binigay ng Panginoon. Naway, kakapit tayo sa ating Panginoong Hesus at ating makikita ano ang paraan na mambuhay, na matuwid at makabuluhan. Ngayon na po ang pagsubas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pagsubasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay kinibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilu